Yo, what's up mga kahugot? Ayan, na-miss nyo ba ako? Siyempre hindi. Na-amaze lang ako dito sa video na to eh. Gusto ko lang marinig yung mga comment, reaction nyo dito sa mga commentators na to, kung ano yung pinopoint nila, no? Ayoko makigulo sa issue kasi wala naman akong alam sa nangyayari dyan. Kasi nga, nasa malayo ako. So, napadaan lang. At gusto ko lang makichismis. So, medyo kasi parang love trip para sa akin eh. Pero, syempre, kanya-kanya tayo ng reaction. Meron nasasaktan, meron nalulungkot, at meron din ginagawa ng katatawanan. Kaya, eto, panoorin nyo yung video, at mag-comment na rin kayo kung ano yung nasa puso nyo, kung ano yung mga sa loobin nyo. Para naman may alam ako dito, kasi hindi ko talaga alam yung mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Kaya, panoorin nyo yung video na to, bigyan nyo ako ng comment, reaction, mambash kayo, wala akong pakialam. Pero, reaction nyo lang naman, ha? Watch this. Nananawagan ako sa ating mga kababayan na huwag kayong masyadong maging emosyonal dyan sa pangyayari ng sasara ng ABS-CBN. Doon, hindi naman actually sara eh, kundi binabawi lamang yung frequency. Pwede naman sila ganito. Ganito yung sinasabi niyo, 11,000 na empleyado na mawala na trabaho. Hindi totoo yan. Unang-una, hindi totoo na 11,000. What the fuck? Sinasabi nga ng DOLE, di ba, na ang kanilang employees na nakalista lamang. Yung talagang regular nila. Eh wala pa nga 7,000. Wala. Pangatlawa, ito. Hindi naman sila magsasara para mawalan sila ng trabaho. Kasi meron pa silang maraming mga ginagawa dyan. Marami silang paraan. Pwede silang mag-block time sa ibang TV station para dun sa kanilang programa. Pwede silang mag-digital. No? Ang binabawi lamang sa kanila ay yung frequency. No? Ngayon, bakit sobra naman ang simpatsya na inaabot yung tungkol sa trabaho? Kahit hindi naman sila nawalan ng trabaho. Ito nga tanong ko sa inyo. Bakit yung mga kumpanya na nagsipagsara dahil sa mga panggugulo ng KMU? Anong sinabi nyo? Wala kayong sinabi. Naawa ba kayo doon sa mga tao? Putang ina nyo. Mga bobo! Oy. Kung makapag-drama kayo, mga lintik kayo. At saka itong mga ano, may mga nare-receive akong mga text pa na mga ano na bobo daw, ganyan. Oy, bago kayo magsalita ha, ano ba naabot nyo? Ako, abogado. Kayo, ano? Ha? Ang ina nyo. Do it! Ikaw naman lang. Hindi kasi, unang-una, kayo yung tanga. Hindi nyo naintindihan yung buong issue dyan. Tapos eh, magrunung-runungan kayo. Eh, teka nga, ano ba naabot nyo? Mas marunong pa kayo sa mga abogado, sa mga justices ng Supreme Court, sa Solgen? Ha? At bago kayo maawa. Bago kayo maawa. Ito, hindi naman sila nawalan ng trabaho eh. Hindi. In fact, tinatandaan ng ABS-CBN. Hindi, dapat maawa sila kasi press freedom eh. Press freedom. At saka, alam nyo yung... Yan ang the issue of the day. Saka hindi lang yan. Press freedom. Ito, gusto ko rin ito liwanagin sa ating mga kababay. Naka-lockdown na nga tayo. Si Cardo na lang ang pag-asa. Tsaka, ito rin ang gusto ko. Wala na tayong entertainment eh. Talaga ito sinari. Bakit mo niyuyura ka ng press freedom? At saka ito pa. Ordinary ka dun. Dapat nating isipin na itong ABS-CBN, kung talagang sila ay concerned sa kanilang mga empleyado, ngayon sinasabi nila, ngayon lang nila sinasabi yan. Eh, noong pang panahon ni Abnoy, paano masabi? Eh, nag-apply na yan. Pero kasi, may mga opposition, may mga nag-uoppos dyan. Una-una yung Association of Cable Operators and Networks, TV Networks. Sinasabi nila, ang daming violation eh. Ngayon, pag pinapatawag sila sa hearing, pag pinapag-explain sila, ayaw nila mag-explain. Kasi, nagre-rely lang sila sa kanilang connection kay Noy-Noy Abnoy. Akala nila, porkit nakasandal sila kay Noy-Noy Abnoy. Yung mahirap o madali, kailangan mangyari ito. Pinakagago na presidente ng Pilipinas.
Eh, akala nila basta automatic maririnyo sila. Kaya kayo mga nagsasalita kayo, tapos kami pa na mga nasa tamang lugar ang inyong sinasabihan ng mali, ay mag-isip-isip kayo mga putang ina nyo, mga bobo. Maawa dun sa mga employees. Unang-una, pinaghandaan dapat ng ABS-CBN. Yes. And in fact, nabisto na sila, okay. Nasinabihan sila, na, di ba? Ang dami ng violations eh. Pandemi, 3 months na sahod pa sila. Kasi may mga recourse pa nga ho ang ABS-CBN. Ang nangyari lang maganda rito, nasunod ang batas. Ang batas, oh, oh, yung rulo. Pero yung para to close it permanently, hindi pa ho yan. Marami silang paraan. Marami silang paraan. Ituloy-tuloy yung employment. Ang maganda rin nangyari, ay yung mga ibang nagsasabi, kami noon, konting ano lang mali, sarado kami sa NTC. Yes. Yung pala kapag ABS-CBN, correct. Wala nang ang prangkisa, okay pa din. What? Gigil ako din. No. Di ba mag-ooperate ako din? At saka pwede ba, yung eto ha, yung mga nagsasabi na, eh nagdo-donate naman sila, ganyan. Ang babaw naman ang utak nyo, porque magdo-donate lang eh, meron silang donation drive eh. Ibig mo sabihin, kahit lumabag sa batas, okay lang. Teka, may mga gago pala kayo eh. Kanila ba yun? Nag-fundraiser sila. At saka, pwede ba? Wala naman silang pinamimigay ng sariling bulsa nila ng gagaling. What? Bro, what are you talking about, man? Pare, malasakit ito eh. Malasakit ito. At saka naiinis ako doon sa mga artista na nagsasalita ng wala namang nalalaman. Pwede ba? Ano ba nalalaman? Yan ba naabot nyo para magsalita kayo ng ganyan? Hindi nga, kung di pa kayo... Meron. Meron. Sikat sila. Eh, pwede ba? Sikat din si Atty. Larry, ha? Kung hindi pa kayo mga putatsing na nagpakarap sa mga ay! 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 Sisikat, tangkina nyo. Okay. Eto yung mga... Tapos nagrunung-runungan kayo. Ano ba naabot yun, mga putang ina nyo? Eto, Larry. Uminom ka muna, Larry. Ano nga, mga kahugot, ano? Yun ay napadaan lang naman. Napadaan at ginawa ko lang naman ng konting edit. Wala akong alam dyan eh. Napadaan lang yun sa Facebook ko eh. Ginawa ko ng content. Pasensya na sa mga kapamilya, mga tagahanga ni Kapdo. Wala akong kasalanan dyan, napadaan lang. No? Kaya ngayon dito na lang, comment kayo, magalit kayo. Wala akong magagawa. Hindi ko rin alam yan eh. No? Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod. Paalam.